Number one, if you will have a if you can attend classes like yung meron kami na EKS Academy, that will be perfect para matuto kayo, mas matutunan nyo kung paano mag-ride safely sa kalsada. Pangalawa, number one is kailangan you should know, you should abide, and you should follow yung rules and regulation ng LTO, no, sa yung traffic rules, yung mga traffic lights, kailangan alam nyo kung paano sundin yun. Kailangan nandoon lang kayo within the bike lane na pinrovide ng bawat city ng road. Kung wala mang bike lane, at least nandoon lang kayo sa pinaka right most side of the road. And another important thing is the safety gear. Safety gear composes of helmet. Kung sa helmet, as much as possible, kung kaya nyo yung bumili ng full face helmet, mas maganda yon. It protects your whole face. Kasi tandaan nyo, ang unang babagsak kapag sumemplang ka, yung mukha. So, to protect your face, kailangan at least full face helmet. Pangalawa is the gloves. Lalo na dun sa mga pasmado. Mas importante na maganda yung grip mo sa manibela. Kung medyo nabasa yung kamay mo dahil sa pasmado ka, posibleng kabawa na lubak ka, pwedeng matanggal yung pagkakapit mo sa manibela kung madulas yung kamay mo. Pangatlo is yung elbow and knee pads. Yan. Ito, kumbaga, ang tawag nila sa motorsiklo is parang dress to crash. So, ibig sabihin, kung magsusuot tayo ng mga safety gear, dapat parang ready yun na mag-crash tayo na sumemplang. Kaya, try to wear as many safety gear as possible para makaiwas tayo sa disgrasya o sa mga sugat kapag kung sakali man na sumemplang or magkaroon ng problema. Next is, always anticipate yung movement ng surrounding. Okay, malaking bagay to kasi kapag nagra-ride ka ng electric scooter, hindi po pwedeng may iba kang iniisip. Hindi po pwedeng may iba kang tinitingnan. Kailangan focus ka and pinag-aaralan mo yung galaw ng surrounding mo. Halimbawa, yung magbubukas ng pintuan dahil pumarada na siya doon sa right side, biglang magbubukas ng pinto yung driver, eh bigla ka nag-overtake. Posible kang tamaan nun. So, kailangan alerto ka. Pangalawa is yung mga aso. Alam mo, simple yung aso, pero kapag yan nagulat dahil dinaanan mo, posible kang habulin yan at posible kang makagat. Yan. Kaya, be aware na yung mga bagay na yan, eh, tinitingnan mo at pinagmamaslan mo sa biyahe. And then, yung pedestrian, yeah, isa yan sa pinaka most common na nagiging problema. Yung pedestrian, minsan akala mo eksaktong tatawid na siya o hindi mo siya tatamaan, pero posibleng huminto siya sa gitna ng kalsada dahil may nalaglag or may tinignan pala siya ulit sa likod na hindi mo ma-anticipate at hindi enough yung braking distance mo para tamaan siya. So always, always yield to pedestrian, give way to them. Mas importante sila kaysa ano, mas magandang huminto tayo kapag nakakita tayo ng pedestrian. Next is to keep a safe distance and avoid tailgating, no. Yan yung braking distance natin pag gagaray tayo ng electric scooter. Dapat kabisado natin kung gaano kalayo yung braking distance kasi at least matatansya natin kung hanggang saan yung ihihinto ng electric scooter. So it depends on the speed of your electric scooter. Pero importante nakabisado mo kung hanggang saan kahihinto ng electric scooter. Kaya avoid tailgating as much as possible. Meron kang at least mga isa o dalawang sasakyan na pagitan in front of you para hindi ka sumalpok just in case kailangan mo mag... And then, next is to regularly conduct yung pre-flight inspection. Yung pre-flight inspection, katulad din naman sa ibang sasakyan like kotse and motorsiklo, with electric scooter, nagche-check din tayo dapat ng preno, nagche-check tayo dapat ng mga tornilyo na hinihigpitan natin, and overall, pati yung tire pressure ng electric scooter, dapat chine-check yan regularly. Kung kaya nyong gawin before kayo umalis ng bahay, mas maganda. Iba yung handa tayo at sigurado tayong roadworthy yung scooter natin kapag binyahin natin. And then, yung scooter, as much as possible, pinapacheck din yan or yung tawag din namin katulad sa mga sasakyan, which is PMS. Every 4 months, pinapacheck din yan dun sa dealer
para na-check din lahat, lalo na kung naidaan mo sa basang kalsada, baka may naipon ng tubig doon sa loob ng deck. To avoid moisture, at least matanggal na natin agad yun. At kung may mga maluluwag na parts, mahigpitan. Just to maintain that, properly maintain your electric scooter. And again, use the designated bike lanes na pinrovide ng mga city government sa mga kalsada. And observe lagi yung speed limit. Huwag tayo nagmamadali. Kasi sa totoo lang, yung pagbili ng electric scooter, ang binibili natin, hindi scooter, kung hindi time. No? Time for our family to save time para makapunta sa pupuntahan natin. So, hindi natin kailangan magmadali dahil makakalusot naman tayo sa traffic dahil maliit yung scooter. So, yun yung pinaka-iwasan natin. Huwag magmadali at huwag nating irat-rat yung electric scooter, especially for those powerful ones.